ngayon, gagawa ka ng video para dun sa mga nagtatanong kung ano yung mga websites at saka agencies na pwedeng applyan. So, ito yung mga agencies, lalagay ko sa baba. Yan yung mga agencies at saka websites na inapplyan ko. So, ilalagay ko rin dito kung ano yung mga pinasa ko. Na, kasi meron doon mga tell me about yourself, ganyan. Pero meron din guys yung sa Facebook. Nagpasa ako doon. May mga naghahanap kasi ng au pair doon. Pero, nagbibigay sila ng email doon. Binibigay nila yung email nila kung saan ipapasa. Yung parang resume. Gumawa rin kasi ako ng ganun yung parang resume. So, lalagay ko rin dyan kung ano yung tsura nun. So, kaya doon sa Facebook, yung mga email na nakita ko doon, okay naman. Kaya lang, nung nagpasa ako ng resume ko, nag-email agad. Pero, hiningan ako ng placement fee. Which is, wala naman talagang placement fee. Kasi yung kapatid ko, au pair din. So, sa kanya, wala naman siyang binayaran na placement fee, ganyan, para i-proceed yung, ano mo, yung application mo. So, dun guys, sa Facebook, medyo hindi ko inaano sa inyo na mag-apply kayo doon. Pero, kahit merong mga talagang nagda-direct doon sa Facebook, kakaunti lang. So, sa Facebook guys, kung pwede kayo mag-apply. Kaya lang, kung hihingan kayo ng placement fee, gaya nung sa akin, in-email ako. So, wag nyo na i-proceed kasi scam yun. So, sa Facebook, yan. And then, yung mga websites like Au Pair Agent TK, Scandinavian, Energy Au Pair, yan. EnergyAuPair.se, EnergyAuPair.dk, yung mga ganon websites, agencies, in-applyan ko rin yun. Ilalagay ko yung mga links sa baba para mas makita nyo kung ano yung mga agencies. I-click nyo na lang. Then, yung mga websites naman, nag-apply ako dun sa Ofini.com, yan. Tapos yung Great Au Pair. Ano pa ba? Basta yun, ilalagay ko sa baba. And then, marami rin nagtatanong kung ano yung mga qualifications. Yun nga, inuulit-ulit ko sa mga vlog ko, yung pagiging au pair is 18 to 30 years old lang. Yun lang po. And single, yun. Babae at lalaki pwede pong mag-apply. So, yung 18 to 30 years old, kapag 30 ka na, medyo delikado na yun para mag-apply. Kasi nga, alimbawa, 30 ka na, so magpa-process pa, ilang months pa yun bago, di ba? So, pwedeng maging 31 ka na kapag na-process yung papers. Pero, usually kasi yung mga 30 years old na, hindi na kinukuha, ganyan. Pero siguro may iilan, ganyan. Pero hanggat maaari, kapag 29, hanggang 29, mag-apply na kayo. Kasi ako nung nag-apply ako, 29. Basta, 29 na. O, tama, 29 na ako. So, nag-birthday ako noong July, September, nag-apply ako. So, yun. Nakakuha agad ako ng host November. Pero yung process kasi, 8 months. So, May ako nagpunta rito. So, ilang months na lang bago mag-30, ba? Diba? So, hanggat maaari, 29 years old, mag-apply kayo. Or 6 months before 30, mag-apply na kayo. So, yun guys, para dun sa mga mag-o-pair dyan, ilalagay ko yung mga link sa baba and sana makakuha kayo ng idea sa pag-apply bilang au pair. And kung may mga tanong pa kayo, pwede kayong mag-comment sa baba and sana nakatulong ako at galingan nyo sa interview kasi tawag dito, medyo hindi naman mahirap ang interview pero kailangan mag-review din kayo. Halimbawa, yung pagiging tip ko, syempre, kung ano yung au pair, anong ibig sabihin ng au pair, kung anong ginagawa ninyo, kung anong hobbies ninyo, ayan. So, ayan yung ilalagay nyo sa resume nyo or yung sa applications ninyo para sa pag-apply ng au pair. So, yun na guys. And sana nakatulong ako at galingan ninyo sa interview, sa pag-apply, and kailangan talaga tiyaga lang.
para dun sa pag-apply. Kailangan talaga may pasensya tayong mag-antay, ganyan. Kasi hindi naman talaga lahat na pag nag-apply ka, makukuha ka agad. So, mas maganda mag-apply ka mag-apply ka ng marami. Apply ka dito, apply ka dun. Para may mga choices ka. Tsaka mas maraming makakita ng applications mo. So, yun na guys. Ang aking vlog sa ngayon. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye guys!